the home of the champions. Kilala ang URS Pililla bilang isa sa mga external campuses ng University of Rizal System na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon mula noon hanggang ngayon. This is also the first and only state university in the municipality of Pililla, which is consistently producing quality and competent graduates. Sipag, talino, determinasyon at dedikasyon, ilan lamang ito sa mga katangiang taglay ng ating URSP graduates. A graduate that is honed for greatness. Talaga nga namang hindi maikakaila na marami ng matatagumpay na graduates ang Pililla campus sa iba't ibang larangan at industriya, not only locally but also internationally. Ako po si Christian Rivera. Ako naman po si Claudette Diaz. At narito po tayo ngayon sa URS Pililla upang magbalik tanaw at ipakilala ang isa sa ating matagumpay na alumni. Tama! Tara na at samahan niyo kami as we get up close and personal with our featured graduate. We're back! We're heading now sa College of Social Sciences because for this segment, isang proud achiever ng CSS ang ating itatampok sa araw na ito. Tama ka dyan, Sir Christian. Speaking of achievement and pride, talaga nga namang itinaas niya ang bandera ng URS Pililla sa larangan ng serbisyo publiko. Friends, let us all be inspired by one of successful College of Social Sciences graduate na kung saan siya ay nagtapos noong batch 2011. Isang mahusay at magaling na student leader, pero ngayon ay kasalukuyang kawani ng pamahalang bayan ng Pililla na si Honorable Bryan Paz de Leon. Sangguniang kabataan chairman mula 2002 hanggang 2007, pangulo ng SK Federation sa lalawigan ng Rizal mula 2010 hanggang 2013, barangay kagawad mula 2007 hanggang 2018, pangulo ng Liga ng mga Barangay Kagawad Pililla Chapter mula 2010 hanggang 2013, punong barangay ng Barangay Imatong Pililla Rizal mula 2018 hanggang 2022, at kasalukuyang bahagi ng Sangguniang Bayan bilang Municipal Councilor. Ilan lamang ito sa mga matitingkad na karanasan ni Kagalang-galang Bryan sa mundo ng politika at serbisyo publiko. Si Sir Bay, kung tawagin ng mga Pililianon ay ipinanganak noong ika-5 ng Marso taong 1987. At kasalukuyang naninirahan sa Imatong Pililla Rizal. Siya ay nag-aral ng primarya noong 1996 hanggang 2000 sa PES Unit 1 na mas kilala ngayong Virgilio B. Melendres Elementary School. At sekundarya naman sa Pililla Academy Foundation taong 2000 hanggang 2004. Bata pa lamang si Sir Bay ay kinahiligan na niya ang mundo ng politika at ito nga raw ang isa sa kanyang mga pangarap. Isang patunay na rito na hindi maikakaila ang husay at galing niya sa paglilingkod bayan mula noong mag-aaral pa lamang siya hanggang sa maihalal siya ng mga Pililliano. Nung elementary ako, ay simpleng bata lang na naglalaro-laro lang, parang yung karaniwang ginagawa ng mga bataan ngayon, ng mga bata. Nung high school ako, mahihiyain pa rin talaga ako that time na yun. Hindi naman ako kagalingan sa academic pero nasusundan ko naman yung mga aralin naman. Nung bata talaga ako, talagang mahilig na ako sa laro ng politika. Kumbaga, naging tagumara naman sa pinangarap ko ngayon. Although hindi naman sa pinakamataas na posisyon, at least yung dreams ko ay unti-unti naman na naabot ko. Si Consihal Bryan ay nagtapos ng kursong Bachelor of Arts, Major in Public Administration taong 2011, na kung saan siya ay kinilala bilang Leadership Award. Mula 2010 hanggang 2011, siya ay naging pangulo ng URS Pililla Student Council,
at naging pangulo din ng University of Rizal System Student Federation na naging dahilan kung bakit siya naging miyembro ng URS Board of Regents. Isa sa mga prominenteng tao sa likod ng pagkakaroon ng URS sa Bayan ng Pililla ang nanghikayat sa kanya upang tahakin ang larangan ng public administration. Base po sa aking pumanaw na lolo na former director po ng URS, si Apolinario Masinsin, na siya po yung nag-convince sa akin na kunin yung kurso na public administration. Relative din naman sa kung anong man ako ngayon, kalagayan po. That time kasi na nasa politics na ako, kaya mas maganda daw na yun ang kunin kong kurso. And then, pinili ko ang URS sapagkat una sa lahat, siyempre, taga-Pililla ako. At alam ko na madami ng graduates ng URS na professional na ngayon. At proud naman ako, proud talaga ako na sa URS Pililla ako nagkaaral at nakatapos. Pinalaan ko rin na pumasok sa mga organization dito sa bilang estudyante. Siyempre gusto ko rin makatulong sa aking kapwa estudyante. Marami akong naging programa dito sa URS na napagpatayo tayo ng landmark. And then nakatulong po tayo sa pagkano ng request na yung stage natin na ginagamit sa URS. Yan, kabali. Kumbaga, may nararamdaman ko na talagang unforgettable talaga na pinakamasayang araw na ako'y nag-aaral ng college talaga, hindi ko makakalimutan. Kagaya rin ng mga ordinaryong mag-aaral sa kolehiyo, marami rin pagsubok ang kinaharap ni Sir Bay. Kabilang na dito ang paghahati ng kanyang oras bilang mag-aaral at sangguni ang kabataan president. Bilang estudyante po, nagkaroon din ako ng bigat din na problema. That time nun, kasi ako yung, that time ako yung SK president ng Pililla. Yung subject ko, nagkasabay sa session namin sa munisipyo. Mas pinili ko kasi noon that time, pinariority ko yung sa session. And then, hanggang sa napatuloy-tuloy na hanggang sa, yun nga, naging complete. And then, that time na kandidato ko bilang SR Student Council President dito, hindi ako pinayagan na kumandidato hanggang di ko naayos yung mga incomplete ko. And then, yun nga, sa awa ng Diyos, nakomplay ko lahat yun. Kaya na napayagan naman ako itong kumandidato bilang SR. And then, so then, sa mga subject na maraming mahirap, mga major-major, pero nakomplay naman po natin, na-ayos naman po natin. Natural naman po bilang sa estudyante. Tunay na malaki ang naging kahalagahan ng kanyang pagiging student leader dahil dito niya mas nalinang ang pakikisama, pagkakawang gawa at respeto sa kapwa mag-aaral. Yung isang bagay man na tumatak talaga sa akin ay yung respeto sa aking mga kapwa-estudyante. Na-adapt ko rin naman na kasano ko yan na sa aking bilang pamumuno. Konsehal, bilang isang student leader at mabuting mag-aaral noon, paano niyo po nagamit o nagagamit ang inyong mga natutuhan dito sa inyong kasalukuyang profesyon? Mali na yan, lubos ko na pakinabangan at nagamit yung mga natutuhan dito sa simula nag-aaral ako sa URS. And then, lalo na yung pagiging student leaders, na-adapt ko siya since na ako'y naglingkod sa barangay, sa pagiging SK chairman, barangay kagawad, and barangay captain, yun, counselor. Talaga napakalaking bagay na natutunan ko yung paano makisalamuha, paano magrespeto, at paano pagmamahal sa kapwa. Tunay nga po na marami po kayong natutuhan at malaki ang naging kontribusyon ng URS Pililla sa inyo pong kasalukuyang profession. Sir, halos 20 taon na po kayo nagbibigay serbisyo publiko sa mga mamamayan ng Pililla. Hindi po ba kayo nakakaramdam ng pagod o pagkasawa sa mga ganitong uri po ng paglilingkod? Although na talagang sakripisyo, nakakapagod, talagang stress, nandiyan yan. Pero para sa akin, hindi ako mapapagod ang mag-asawang maglingkod dahil masaya ako na nakakatulong at nakakapaglingkod sa atin, lalo na sa ating minamahal na bayan. Tama po, sir. Talagang kapag dala-dala mo sa puso mo yung passion, yung desire na maglingkod, talagang kahit po kayo ay pagod, hindi talaga mawawala. So talagang nga namang hindi po matatawaran ang inyo pong kahusayan at dedikasyon sa inyo pong larangan, sir. Mayroon pa po ba mga bagay o personalidad ang nais niyo pong pasalamatan dahil sila po yung naging bahagi po ng inyo pong tagumpay?
Siyempre, ang lubos kong pasasalamat siyempre sa Panginoon Diyos, siyempre sa pagbibigay niya sa akin na gantong magandang blessings sa mga narating ko. Simula pa nung ako'y 15 years old hanggang sa kasalukuyan ay talagang nagkatiwalaan niya ako at lubos kong papasalamat sa Panginoon. Siyempre, sa aking magulang na talagang although maaga ako na ulila sa ama, napapasalamat ako sa aking magulang sapagkat pinalaki niya akong isang mabuting bata at ginabayan niya ako hanggang sa ngayon. Siyempre sa akin din mga guro dito sa URS, siyempre na mga payo na binibigay nila sa akin, mga nais pang gawin. Kaya maraming salamat sa kanila din. Konsehal, sa kabila po ng inyong mga nagawa at nakamit sa buhay, meron pa po ba kayong nais gawin na mga bagay sa mga susunod na panahon? Sa akin, gusto pa rin pagpatuloy yung aking mga nasimulan hanggang sa anumang marating na pagkalusahan ng Panginoon na gusto pa rin makapagservisyo sa aking minamahal na bayan ng Pililla. Pagpatuloy yung aking nasimulan ng servisyo. Marami na po ang nabago sa universidad na ito. Iba't ibang mag-aaral na ang dumaan dito, iba't ibang panahon na ang nagdaan. Ngunit hindi maikakaila na talagang mauhusay ang mga nagsipagtapos dito po sa URS. Ngayon naman po, sir, ano naman po yung maipapayo nyo sa mga bago pa lang mag-aaral sa kolehiyo at mga kasalukuyang nag-aaral ngayon dito sa URS Pililla? Mapapayo ang sa akin lang, payo ko lang po, magsumikap, mag-aaral mabuti. Siyempre, ang importante sa lahat ay yung marunong ko dapat yung respeto sa kapwa mo. Yun lang. And then, pagpatuloy mo lang maging mabuting tao at makikipagkapwa tao. Maraming salamat po, Honorable Bryan Paz de Leon. Isang karangalan po na makasama po kayo ngayong araw. Sampu ng aking mga kasamahan sa alumni, kami po ay humahanga sa inyo at marami po kaming natutuhan at napulot na aral base sa inyong mga pagbabahagi. Tama. Ang husay at dedikasyon ni Sir ay talaga namang patunay na hindi basta-basta ang graduate ng URS. Taglay ng Sir ang tatak URS at patuloy na ipinapamuhay ang mission at vision ng ating paaralan na sana'y maging inspirasyon din sa mga alumni at patuloy na maging modelo ang Sir sa lahat ng graduates ng URS. Muli, ako po si Claudette Bias. At ako naman po si Christian Rivera. Maraming salamat hanggang sa muli.